Balik po tayo sa mga balita. Wala pa rin pong napipisil na susunod na pinuno ng pambansang pulisya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinasabing masusi pang pinag-aaralan kung sino ang karapat-dapat po sa naturang posisyon. Pero sino-sino nga ba ang mga opisyal na lumulutang na posibleng maging susunod na PNP chief? Abay, kilalanin po natin sa report ni Mar Gabriel. Isang linggo matapos ang formal na pag-upo sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., wala pa rin siyang itinatalaga na bagong pinuno ng pambansang pulisya. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, masusi nilang pinag-aaralan kung sino ang karapat-dapat sa posisyon. There's a team na nag-aayos po nito. No? Mahirap lang mabigay ng detalye tungkol po rito. Ang tanong ngayon ng marami, sino-sino nga ba ang posibleng maging susunod na PNP chief? Kung ang seniority ang pagbabasehan, kabilang sa mga kandidato ang command group ng PNP. Kabilang dyan si Police Lieutenant General Rudel Sermonia, ang number 2 man ng PNP o ang Deputy Chief for Administration. Si Sermonia ay naging Director for Operations bago umakyat sa command group. Naupo rin bilang Director ng Police Community Relations o DPCR. Pinamunuan niya rin ang Police Regional Office 3 o ang Central Luzon Police. Si Sermonia ay mula sa PMA Makatao Class of 1989 at mayroon pang isa at kalahating taon sa serbisyo bago ang kanyang retirement sa January 2024. Hindi rin mawawala sa listahan si PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. na kasalukuyan ding number 3 man ng PNP o ang Deputy Chief for Operations. Si Danao ay naging Director ng Police Regional Office 4A. Pinamunuan niya rin ang NCRPO o ang National Capital Region Police Office. Naging hepe ng Manila Police District at Deputy Director for Operations ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Si Danao ay mula sa PMA Sambisig Class of 1991 at mayroon pang higit isang taon sa serbisyo bago magretiro sa August 2023. Lumulutang din ang pangalan ni Police Lieutenant General Rudolfo Azurin na sinasabing malapit sa Pangulo. Siya ang kasalukuyang Area Commander ng PNP Northern Luzon Command at naupo rin sa Area Police Command ng Southern Luzon. Naging director din siya ng PNP Comptrollership. Pinamunuan ang Police Regional Office 1, naging director ng PNP Maritime Group at Provincial Director ng Benguet Police. Si Azurin ay mula sa PMA Makatao Class of 1989 at mayroon pang 9 na buwan sa serbisyo bago ang kanyang mandatory retirement sa April 2023. Matunog din ang pangalan ng mista ni Azurin na si Police Major General Valeriano De Leon na kasalukuyang Director for Operations ng PNP. Si De Leon ang nanguna sa paglalatag ng seguridad sa katatapos lang na May 2022 national and local elections na itinuturing na pinakamapayapa at matagumpay na halalan sa kasaysayan. Siya rin ang nanguna sa seguridad ng proklamasyon hanggang sa panunumpa ng mga nanalong kandidato mula sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga lokal na opisyal. Naging hepe din siya ng PNP Firearms and Explosives Office. Naging director ng Police Regional Office 7 bago pamunuan ang Police Regional Office 3 na pinarangalan bilang Best Regional Police Office noong 2020. Si De Leon ay mula sa PMA Makatao Class of 1989 at mayroon pang 9 na buwan sa serbisyo bago ang kanyang retirement sa May 2023. Lumulutang din ang pangalan ng ilang opisyal gaya ng kasalukuyang director ng NCRPO na si Police Major General Felipe Natividad, CIDG Director Police Major General Eliseo Cruz at ang director ng PNP Region 10 na si Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr. Batay sa Republic Act 6975, maaaring mamili ang Pangulo ng PNP Chief mula sa hanay ng mga one-star o Brigadier General pataas. Tiniyak naman ng PNP na nakahanda ang 225,000 puwersa nila na suportahan kung sino man ang mapipili ng Pangulo bilang 28th pinuno ng pambansang pulisya. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang po at mag-subscribe sa @net25tv.